Hello guys, good morning, isang magandang umaga sa inyo lahat, mabuhay ang lahat ng mga kababayan natin, mga OFW, lahat ng OFW, mabuhay kayo, kamusta, kamusta? So ngayong araw na ito ay magbebenta ako ng mga bote na naipon ko sa loob ng isang buwan. No? Yung mga bote na to nakikita ko lang sa mga dinadaanan ko pag pupunta ako sa trabaho tsaka pag pauwi ako galing sa trabaho. May dala-dala akong plastic. So, tinatabi ko kasi sayang guys. Alam nyo ba dito sa Croatia, yung mga bote na yan, binibenta din yan. So, may mga naglalagay din ng mga bote dun sa tabi ng basurahan. So, hindi naman nila pinapasok dun mismo sa loob ng basurahan. Kumbaga, nilalagay lang nila dun sa tabi. Kasi alam nila na may mga pumupulot ng mga bote na yan. So, sa loob na isang buwan, nakaipon na ka ng siguro mga dalawang black bag na tayo, sobra-sobra ba. Bukod dun sa mga babasagin na bote. So, ngayon, medyo marami na. So, kailangan ko lang ibenta para alam niyo na, may pambili na tayo ng ano. Kasi pambili na tayo ng ulam tsaka bigas, syempre napakalaking bagay din yung nakakapulot tayo ng mga ganito na mga kalakal. So hindi naman natin ikakahiyayan kasi syempre marangal naman yung ano na yan, pangangalakal na yan. Ang masama lang doon yung nagnanakaw ka. So yun, nakakatuwa lang kasi dito sa Croatia. Kahit na sabihin mo na yung mga tao dito ay namumulot ng mga bote-bote. So walang ano ba tawag dito, yung hindi nakakahiya. Kasi syempre normal lang dito lahat ng tao yung nakikita natin dito. So samahan nyo ako guys sa umagang ito. Syempre para maumpisa na natin yung pagbibenta natin ng bote. Let's go! So ayun guys, papakita ko sa inyo yung, ano, yung mga bote na naibong ko. So syempre ito, meron na tayong isang black bag na mga bote dyan. Yan yung mga ganito, ito Sprite, mga bote ng beer. Yan, tapos meron pa dito. Papakita ko sa inyo, tingnan nyo. So yun guys, ito yung mga napulot kong bote. Yan. Yung mga nagtatapon nito talaga nilalagay lang nila sa ano, sa paper bag kasi alam nila na may mga kumukuha nito. Nilalagay lang nila sa gilid ng mga basurahan. So ito pa. So marami to. Ayan. Tapos meron pa dito. Nasa ito yung mga babasagin. Tapos dito naman, ayan. Yung mga plastic na bote, meron din tayo yung mga inkan. So dalawang black bag yan. Ito pareho silang ano, ito puno, ito medyo ano kalahati na, pero hindi ko alam kung magkano ang abutin. So ang gagawin ko, magdadalawang balik ako kasi babalikan ko tong nakabote namatay ng ilaw. So ang gagawin ko, magdadalawang balik ako kasi hindi ko kayang bitbitin lahat. So, iuhuli kong ibenta tong mga nakabote na to para makabili na ako ng ano, pandagdag din sa pambili ng bigas tsaka ulam. Yan, diba guys, napakalaking bagay niya. So dalawa, unang bibitbitin ko yung dalawang black bag. Ayun guys, syempre alis na ako. Dadaling ko na doon sa bentahan ng mga bote. Samahan niyo ako maglakad, bitbitan dalawang black bag na kalaka. Let's go. So yun guys, nandito na ako sa ano, sa tram station kasi sasakay ako ng train. Nandun lang naman sa taas yung bahay namin. So pagbaba ng konting lakad lang, train station na. So tayo ko na yung train, yun para tingin siya. Sasakay tayo, bali dalawang istasyon lang yung bababaan ko tapos maglalakad ako dun sa pagbebenta ko ng bote. Let's go! So guys, nasa tram na train. Matakal. So, yun na ito. Pagbenta na natin ito para makapagbenta ko na ng bote.
guys, nakababa na ako ng trams. Maglalakad na ako pupunta doon sa pagbebenta ko ng mga kalakal ko na to. Ayan. So, sana walang masyadong nagbebenta ng mga bote doon para makabalik agad tayo. Kasi may pasok pa ako mamaya. Pandagdag din to sa mga kailangan natin. Bigas, saka ulam. Ayan, samahan niyo ako guys. Let's go. Ayan, naglalakad na ako mga idol. Medyo mahirap mag-vlog kapag kayong may bit-bit kang ano, ganito karaming mga bote. So papakita ko lang sa inyo yung aking lalakaran papunta doon sa aking ano, pagbebentahan ng mga bote. Di ba napakaganda ng lugar? Yan, kita-kita-kits lang tayo guys doon sa bentahan ng bote. Let's go. Iningal na ako. Doon, lakad mode tayo mga idol. Yan. Dito tayo sa ano, sa likod ng Capitol. Yan. Mga sapatos. Wow, lipit. Yung mga lalakar natin. Ayun. Lakad na para makauwi na tayo. Ayun, maglalakad tayo para makabenta tayo ng ano, ng bote. Meron tayong pangkain. Ayun, dito tayo dadaan sa restaurant. Ayun. Plus restaurant. Barbers. Ayun guys, nabenta ko na yung mga bote dito sa loob ng spar. So ayan, bali ang natira na lang sa akin yung mga bote kasi sumobra na ako, may ano pala, may limit lang pala kung ilan yung bote yung bebenta. So sabi sa akin, balik na lang daw ako bukas para dahil sa mga babasagin na bote. So bukas babalik ako para ibenta yung bote. So ngayon bibilangin ko kung magkano yung nabenta. So yun guys, check ko kung magkano yung nabenta para ipagpalit na natin ng pera. Makabili na tayo ng ano, kailangan natin bilhin bigas. Yan, check natin kung magkano. Yun guys, nakapagbenta ako ng mali apat to eh. 9.50 9 at saka 16 at saka 11.50 kuna. Ayan, so bali meron tayong ano, I think 46 kuna. Ayan, mga 46 kuna lahat to. So 11.50 plus 16 plus 9 plus 9.50. Ayan, palagay ko nga 46 kuna. So meron na tayong 4 na kilo na bigas. Pwede tayong bumili ng 2 kilong bigas, 1 kilong baboy, di ba? Napalaking bagay na yan, di ba? So pera pa din yung ano, yung mga bote na babasagin. So marami pa dun sa bahay. Tapos ito yung mga natira, sabi bukas na lang daw. Ayan, balik na lang tayo. So sayang, balik na naman ulit tayo bukas. Yun, ipagpapalit ko na ng ano to, ng cash. So yun guys, napalit ko na yung ano, yung pinagbentahan ko ng bote. Okay. 46 kuna. So syempre bibili na tayo ng bigas tsaka ulam. Ayan, hanapin natin yung ano, yung bigas para makauwi na tayo. Diba? Laking bagay nun. Kaya dapat ano, tsaga-tsaga lang. Matawag dito yung diskarte lang ba? Yeah. Ayun, let's go. Hanapin na natin yung bigas para makauwi na tayo. Ayun guys, nakabili na ako ng ano, ng 2 kilong bigas. Ito, bali ang presyo niya 12.99. So bali 13 isang kilo. So bumili ako ng 2 kilo. So yung baboy naman,
para may pangulam tayo. 1 kilo rin. Let's go. So yun guys, bili na ako ng 1 kilong baboy. Yan. Mura lang kilo ng baboy dito, 24 at saka 23. Kaya 1 kilo. 1 kilo? Yes, this one. Just same place, this price, not bread. Ah, okay. No problem. Okay, 1 kilo, 24. 24. Ayan. 23. Kilo ng baboy. Ayan. So yun guys, uwi na ako. Ayan, nakabili na ako ng... Ayan, 2 kilong bigas tsaka 1 kilong baboy. Yung mahigit 1 kilo. Bali yung 1 kilong baboy, 20 plus 2 kilong bigas, 26. Bali lahat ng binayaran ko, 46 lang, di ba? Sakto-sakto lang dun sa pinagbentahan ko lang lang bote. Bali yung nabenta kong bote pala, yung bote na plastic tsaka yung inkan. So yung babasagin na bote, sabi sa akin bukas na lang daw kasi may limit pala yon. Hanggang 80 pieces lang ang pwedeng ibenta. So babalik na naman para ibenta yung yung babasagin. Nakapagbenta na tayo ng 2 bag na bote. Kaya syempre alam niyo na, parang na rin yun. Tipid na rin para sa atin yun. Ayun. Thank you Lord sa blessing na naman. 2 kilong bigas tsaka may 1 kilong baboy. 46 kuna lang. Ayan, saktong-sakto dun sa pinagbenta natin ng bote. So ngayon, pauwi na tayo. Eto. Bit-bit ko na yung baboy. May 1 kilo yan. Nandito sa loob ng plastic yung 2 kilong bigas. Ayan. Thank you Lord sa blessings. Diba, diskarte lang mga kabayan. Hindi na uso yung hiyahiya. Pag madiskarte ka, sigurado makakatipid ka. Pag mahihiyain ka, yun na yun eh. Let's go. Kasi lakad na ako pa uwi. Kasi nakapagbenta na ako. Ayan. So lakad na tayo pa uwi. Pagka nakaipon na naman, syempre benta na naman ulit tayo. Diba? Mas maraming naipon, mas marami tayong mabibenta. So may pang na naman tayo, may pang cham-cham na naman. Ganun lang ang buhay. Diba? Pagka madiskarte ka, talagang meron kang makakain, makakatipid. Kahit sabihin na may trabaho tayo, kumbaga kailangan pa rin nating dumiskarte kasi malaking yun eh, malaking tulong sa atin yan, malaking bagay yung ganun, nakakapag-ano tayo. Nakapagbenta tayo ng mga kalakal, hindi naman nakakaya yung mga ganyan eh. 'Di ba? As long as masaya kasi ginagawa mo, kung meron may mga taong ayaw ng mga ganyan, siyempre sila yon. Pero tayo, iba tayo. Hindi naman tayo pare-pareho. Basta masaya tayo sa ginagawa natin. Diba? Let's go. Ngayon, babalik ulit tayo para makapagbenta. So mamaya, checheck ko.
So yun guys, nakababa na ako dun. Yun. Nakababa na ako dun sa train na sinakyan ko. Ayan, pauwi na ako ngayon. Lalakad na ako sa bahay. So malapit lang naman mula dun sa istasyon ng train. Tapos yung bahay namin. 1 minute lang nilakad. Pagbaba lang, ayun lang. Ayun yung bahay namin. Yun. Yun lang, dun lang ako nakatira. Tapos yun yung train station. So lapit lang, di ba? Yan, nakakatuwa lang. Diba? Nakalibre na tayo ng ano? Nakalibre na tayo ng 2 kilong bigas. Tsaka isang kilong baboy at kalahati. Yan, malaking bagay na para sa atin yan. Medyo nakakahingal lang maglakad kasi mabigat yung daladala. Yan, malapit na ako sa bahay. Pasok na ako. Yung bahay na tinitirang ko. So yun guys, nandito na ako sa bahay. Yan, papakita ko yung nabili kong 2 kilong bigas, tsaka ayan, baboy. So, isang plastic ito, 1 kilo. Yan. So 2 kilo yung nabili. So 2 kilo yung nabili ko. Tapos syempre, meron tayong baboy. Yan, yempo. 1 kilo at kalahati. Bali, ano lang yan. 1 kilo at kalahati, 20 kuna lang. So nandito yung resibo na binayaran ko. Ayan. Bali, 46.50. Ayan. Saktong-sakto lang doon sa ano natin na pagbenta natin. Diba? Napakalaking bagay talaga ng didiscarte ka na ganun. Nag-iipon ka ng bote. Marami din naman mga kabayan tayong gumagawa niyan dito. Nag-iipon sila ng mga bote para syempre may pandagdag na rin doon sa budget na pangkain. So, depende na lang kung ano yung bibili nila doon sa pagbenta nila ng bote. So, yun guys. Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung vlog ko na to. Sana kahit pa paano, ma-inspire din yung iba dyan. Mga kagaya kong mga nagbablog. O kahit hindi nagbablog. Kahit yung mga hindi nagbablog, yung mga madiscarting Pinoy, OFW. So, hindi naman nakakahiya itong ginagawa natin. Mas nakaka-proud pa nga kasi gumagawa tayo ng paraan para makatipid tayo dun sa mga gastusin dito kasi medyo may kamahalan na rin yung gasto. So nakakadagdag din ng tawag dito, pambili. So maraming salamat sa inyo guys. Sana nagustuhan niyo yung vlog ko na to. Ingat kayo palagi at huwag niyo po sanang kakalimutang suportahan yung aking YouTube channel, Jan Tapalya TV. Ingat kayo palagi guys. Maraming salamat sa inyo lahat sa panonood at pagsuporta. Ayan, shoutout sa inyo lahat. God bless you all. Bye-bye.